Malugod na muling pagbabalik sa ating munting channel, kaibigan. Sa kwentong ito ay aking tatalakayin ang tungkol sa malamat na prinsesa sa bayan ng Pangasinan. At ayon sa kwento, ang prinsesang ito ay may katangi-tanging kagandahan at may kakaibang taglay na lakas at galing sa pakikipaglaban. Sino kaya ang prinsesang ito? Tara, ating alamin. Ayon sa kwento, nagsimula ang alamat ng prinsesang ito nang minsang manapadpad na isang Indian ng manlalakbay na nagngangalang Abu Abdullah Muhammad o mas kilala sa tawag na Ibn Battuta. Siya ay napadpad ito sa ating bansa. Naitala umano ni Ibn Battuta ang usapin tungkol kay Prinsesa Orduha. Naglibot si Ibn Battuta sa iba't ibang kontinente sa ating mundo dahil ang kanyang layunin ay upang bisitahin ang mga Muslim country. Matapos marating ni Batuta ang Samudra Pasay Sultanate na ngayon ay kilala sa tawag na Sumatra, Indonesia, dumaan siya sa lupain ng Tawalisi patungong China na kung saan nakilala niya si Prinsesa Orduha. Ayon sa paglalarawan ni Ibn Battuta, si Prinsesa Orduha ay matangkad, may maitim na buhok, magandang mga mata, may balat kayumanggi, at higit sa lahat ay sobrang gandang pagmamukha. At ito umano ay ang namuno sa isang karian sa lugar ng Kalokari na bahagi sa lupain ng Tawalisi. Ang lugar ng Tawalisi at Kalokari ay matagal ng pinagtatalunan ng mga iskalar kung saan ito. Ngunit ayon sa kalkulasyon ni Dr. Sirsal tungkol sa distansya mula sa China na isinulat ni Ibn Battuta, ito ay nasasakupan ng Pangasinan. At dagdag pa dito, ayon kay Ibn Battuta, ang lugar ng Tawalisi ay may napakaraming barko at isang mortal na kaaway umano ng China na noon ay pinamumunuan ng dinastiyang Mongol. Tinanggap ni Prinsesa Orduha si Ibn Battuta at ang kanyang mga kasama bilang mga panauhin at ipinaghanda ng isang piging ng pagkain. At hinayaan sila ng prinsesa na manatili ng ilang araw kung kanilang gugustuhin. At nanatili naman sina Ibn Battuta sa karian ni Prinsesa Orduha. At sa kanyang pananatili sa loob ng karian ni Prinsesa Orduha, nasaksihan niya ang napakaraming kayamanan na nakaimbak sa loob nito na tila sobrang yaman talaga ng kaharian. At nasaksihan din niya na araw at gabi ay may mga kalalakihan ng mula sa malayong parte ng Pilipinas ang pumupunta sa karian ni Prinsesa Orduha upang suyuin ang kanyang pag-ibig. Ngunit ni kahit isa ay walang may nakapasa sa kanyang pagsusulit dahil ayon kay Battuta, bago daw mapasagot si Prinsesa Orduha ay kailangan muna na magduelo ng lalaki at ni Prinsesa Orduha. Kapag nanalo ang lalaki, makukuha niya ang matamis na oo ng dalaga. Ngunit dahil sa galing ng dalaga ay wala ni sinuman ang may nakapasa sa pagsusulit na iyon. At nasaksihan din ni Ibn Battuta ang ilang labanan na kinasangkutan ni Prinsesa Orduha na kung saan siya pa mismo ang namunos sa battlefield. Pinamunuan niya ang kanyang nasasakupan na mga kababaihan at kalalakihan na sa kanyang kaharian. Sobrang namangha si Ibn Battuta at kahit siya ay ninais niyang makuha ang matamis na pag-ibig ng dalaga. Ngunit hindi niya kinaya ang galing ni Prinsesa Orduha. At nang dumating ang taktang araw na alis na sila sa kaharian, at si Prinsesa Orduha ay bukas pala na nagbigay kay Ibn Battuta ng mga regalo na kinabibilangan ng mga damit, bigas, dalawang kalabaw at apat na malalaking banga ng luya, paminta, limon at mangga. Lahat ng iyan ay inasnan bilang paghahanda sa paglalakbay dagat ni Ibn Battuta patungong China. Si Prinsesa Orduha ay madalas na inilarawan bilang isang matangkad at magandang babae na may ginintuang tansong balat, tuwid na makintab na maitim na buhok at matalim at madilim na mga mata, nakasuot ng ginto at sanay sa sword fighting at horseback riding. Siya ay pinuno ng mga kalalakihan at mga kababaihan sa kanyang kaharian. Siya ay inilalarawan bilang isang matapang, matalino at mabait na babae. Pinapaniwalaan din ng mga eksperto na si Prinsesa Orduha ay isang multi-dialect na karaniwang katangian ng mga Maharlika sa pre-colonial Southeast Asia. At ayon sa pag-aaral, noong 1916, tinuntun ni Austin Krieg na isang Amerikanong mananalaysay
ng Universidad ng Pilipinas sa The Particular of the Philippine Pre-Spanish Pass ang lupain ng Tawalisi at si Prinsesa Ortuha. At natuntun ito sa lalawigan ng Pangasinan. At sa lalawigan ng Pangasinan mismo, itinayo ang isang estatwa ni Prinsesa Ortuha at nakatayo ito sa 100 Island National Park sa Pangasinan. Ang mga aklat-aralin sa paaralan sa Pilipinas ay dating kasama si Prinsesa Ortuha sa listahan ng mga dakilang Pilipino. Ang mga regalo ni Prinsesa Ortuha na kanin, kalabaw, luya, paminta, limon, mangga at asin ay ang mga produkto na sagana sa lugar ng Pangasinan noon. Hanggang dito na lang tayo mga kaibigan. Sana naman nagustuhan nyo ang maikling kwentong ito. At kung sakasakali man na mayroon kayong paksa na gusto nyo ipatalakay sa atin, maaari nyo yang i-comment sa ating comment section. Hanggang sa muli, salamat!